susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Magandang tanghali ngayon ay araw ng Martes, ika-16 ng Mayo 2023. At ang oras natin ngayon ay 6 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako si Veronica Pataksil. At ako naman si Chris Palurina. At ito ang Pasada Balita. Para sa ulo ng mga nagbabagang balita. Higit 200 pampreso pinalay ng Bureau of Corrections. PCSO nag-turn over ng 2.6 billion pesos sa Bureau of Treasury. Dalawang high value target ng PDEA sa kalakhan ng Cebu na corner sa Cagayan. Teritoryo ng Pinas sa West Philippine Sea, minarkahan ng PCG. Romualdez na bahala sa pagsara ng Kuwait ng border sa mga Pinoy. Presyo ng petrolyo tataas simula ngayong araw, Mayo 16. Pinay chef sa Amerika, kinabibili ba ng kanyang mga obra na cake at pastries? World Health Organization tinanggal na ang monkeypox sa pagiging global health emergency. Mga Pinoy ligtas sa gitna ng tensions sa pagitan ng Taiwan at China. Binibining Talavera 2023 Coronation Night naging matagumpay. Army Candidate Training Wing formal nang sinimulan. Tatlong illegal gamblers timbog sa General Tino. Suns head coach Monty Williams sinibak. Ja Morant sinuspindi ng Grizzlies dahil sa muling pagpapakita ng baril sa Instagram Live. Boston pasok na sa Eastern Finals matapos muling tambakan ng Sixers sa Game 7 Conference Finals. PBB host ex-house Mace emosyonal sa pagwasak sa bahay ni Kuya. Sara Jeronimo nagpasalamat sa mga taong nakatulong sa 20th anniversary concert. Gigi Delana, kabanda na aksidente habang pumupunta sa isang event sa Ilocos Norte. Para sa ulat pambansa, higit 200 pampreso pinalay ng Bureau of Corrections. Para sa detalye, narito si Daniel Montejo. Nasa 267 preso o persons deprived of liberty o PDLs ang pinalaya ng Bureau of Corrections itong Lunes, Mayo 15. Kabilang sa pinalaya ang 22 na nakakulong sa Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Paliwanag ng Bucor Directorate for Security and Operations, 124 sa naturang bilang ang nabigyan ng parol, 96 naman ang pinakawalan kasunod ng expiration ng kanilang sentensya alinsunod sa good conduct and time allowance. 39 ang napawalang sala, 7 ang nabigyan ng probation at 1 naman ang naghain ng cash bond. Naaangkop sa Mother's Day ang pagkakalaya ng mga kababaihang PDLs. Pahayag naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla matapos pangasiwaan ng pagpapalaya ng mga preso sa CIW. Ito si Daniel Montejo, nagbabalita. Balik sa iyo, Veronica.
Isa patay at apat ang sugatan sa sunog sa Maynila. Narito si Athena Valles para sa balita. Nag-turnover ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO nitong Lunes ng May 2.6 bilyong pisong pondo sa Bureau of Treasury o BTR alinsunod sa mandato nito bilang major charitable arm ng pamahalaan at pinakamalaking contributor sa kaban ng bayan. Mismong si PCSO General Manager Mel Robles ang nag-abot kay Deputy Treasurer Erwin Santa Ana ng cheque na nagkakahalaga ng 2,665,701,213.78 pesos na kumakatuwan sa remittance ng ahensya sa BTR para sa taong 2022. Ang naturang halaga ay mas mataas ng 70% o 1,097,678,322.53 pesos sa total remittance ng ahensya na 1,560,102,891.25 pesos lamang noong 2021. Inihayag ng mga observers pa, ang malaking pagtalon ng remittance ng PCSO ay nagpapakita ng pagiging epektibo ng mga inisyatiba at reforma ng kasalukuyang liderato ng PCSO sa pagtupad sa kanilang commitment na lumikom ng pondo para sa health at charitable programs ng pamahalaan. Ito si Athena Valles, nagbabalita. Balik sa iyo, Christian. Dalawang high-value target ng PIDEA sa kalakalan ng Cebu na corner sa Cagayan. Para sa balita, narito sa Alana Soriano. Arestado ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Region 2 at Claveria Police ang dalawang high-value target sa barangay de Liano, Claveria sa Cagayan nitong Linggo, May 15. Kinilala ng mga operatibang mga sospek na si Raijin Agkawili Rangpas, 27, at Dennis Ramos Brioso, 24. Nakumpiska sa operasyon ng isang buhol ang nakatali sa transparent plastic bag na naglalaman ng puting crystalline substance na hinihinalang methamphetamine hydrochloride na kilala bilang shabu. Tumitimbang na humigit kumulang 60 gramo na may tinatayang market value na 408 pesos ang illegal na droga. Nakumpiska rin ang isang itim na bag na naglalaman ng apat na hinihinalang pinatuyong dahon ng marijuana na nasa brick form at dalawang elongated form na naglalaman ng hinihinalang dahon ng marijuana. Ito ay nakabalot ng brown packaging tape na tumitimbang ng higit o kulang sa 6 na kilo na may tinatayang market value na 720,000. Nakuha rin ng isang Moto Posh motorcycle na may sidecar, dalawang unit ng cellular phone, cash sa magkaibang denominasyon, samot-saring mga dokumento at ID at ang Bybus money. Ang mga naangkop na kaso ay sasampa laban sa kanila. Ito si Alana Soriano, nagbabalita. Balik sa iyo, Veronica. Teritoryo ng Pinas sa West Philippine Sea, minarkahan ng PCG. Para sa balita, narito si Athena Valles. Naglatag ng mga floating buoys ang Philippine Coast Guard o PCG sa West Philippine Sea para markahan ang teritoryo ng Pilipinas. May 10 buoys na ang inilatag ng PCG at plano pang madagdagan ngayong taon ng 6 pa. Hindi lang it would serve as navigational safety for both ships, but it serves also as a sovereign markers. Kung makikita natin, meron tayong Philippine flag na nakalagay dyan at pinapalakas natin ang ating presensya ayon kay PCG Vice Admiral Joseph Coyme. Isa sa lugar na minarkahan ng buwi ay ang Julian Felipe Reef na isa sa teritoryo na inaangkin ng bansa. Ito ay sa kabila ng presensya ng ilang sasakyang pandagat ng China na namataan malapit sa reef. Matapos ang paglalatag ng mga buwi, wala pa naman umano sa mga ito ang inaalis. At kung mangyayari ito, handa ang Pilipinas na maghain kaagad ng maritime protest. Ito si Athena Valles, nagbabalita. Balik sa iyo, Christian. Romualdez na babahala sa pagsara ng Kuwait ng border sa mga Pinoy. Para sa ulat, narito si Daniel Montejo. Nabahala si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa biglaang pagsasara ng bansang Kuwait ng border nila sa mga overseas Filipino workers o OFWs.
nitong nagdaang araw lamang. Ipapatawag ni Speaker Romualdez ang Department of Foreign Affairs o DFA at Department of Migrant Workers o DMW upang alamin kung ano ang dahilan ng aksyon ng Kuwait. Nauna nang sinabi ng Kuwait na hindi tumupad ang Pilipinas sa bilateral agreement ng dalawang bansa. Dagdag pa ng leader ng Kongreso, hindi lang kasi ilang OFW ang apektado sa utos na ito, kundi hundreds of Filipinos. Matatandaan na ipinatupad ang ban sa mga OFW na magtatrabaho sa Kuwait nitong Pebrero matapos ang pagpatay sa OFW na si Julie Biranara noong Enero. Ito si Daniel Montejo, nagbabalita. Balik sa iyo, Veronica. Presyo ng petrolyo tataas simula ngayong araw, May 16. Para sa ulat, narito si Athena Balles. Matapos ang tatlong linggong sunod-sunod na rollback, magkakaroon naman ng pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo simula sa Martes, May 16. Ayon sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, narito ang halaga ng mga ipapatupad nilang price hike. Para sa Caltex, 35 centimos kada litro ang itataas, piso at 40 sentimo naman kada litro ng gasolina at 1.20 sentimo naman kada litro ng kerosene. Ang kumpanya naman ng Shell, kanina alas 6 ng umaga ay nagtaas ng 35 sentimo kada litro ng gasolina, piso at 40 sentimo kada litro naman ng diesel at 1.20 sentimo ng kerosene. Ayon sa ilang industry players, nabuhay ang kumpiyansa ng merkado sa datos na nagpakitang lumaki ang konsumo sa langis ng Amerika. Sa nakalipas na tatlong linggo, umabot din sa 5.10 pesos kada litro ang kabuuang rollback sa gasolina, 4.70 pesos sa diesel at 4.15 pesos sa kerosene. Ito si Athena Balles, nagbabalita. Balik sa iyo, Christian. Para naman sa international news, Pinay chef sa Amerika, kinabibiliban sa kanyang mga obra na cake at pastries. Para sa ulat, narito si Alana Soriano. Hinahangaan sa Washington, D.C. sa Amerika ang mga obra na cake at pastries ng isang Pinay chef na pangarap din noon na maging pintor. Ayon kay Valerio, itinuturing niyang canvas ang cake sa halip na regular na canvas ang ginagamit niya sa pagpipinta. Kursong Fine Arts Major in Painting ang kurso na nauna sana niyang kukunin. Pero noong 2007, nag-aral siya ng Culinary Arts sa Washington kung saan naisama niya ang hilig niya sa Fine Arts. Kaya na magtrabaho sa mga kilalang hotel at resto sa Amerika, ginamit niya rito ang kanyang talento. Unti-unti siyang nakilala sa kanyang obra ng mga cake at pastries. Ito si Alana Soriano, nagbabalita. Balik sa iyo, Veronica. World Health Organization tinanggal na ang monkeypox sa pagiging global health emergency. Para sa iba pang detalye, narito si Athena Balles. Itinalaklara na ng World Health Organization o WHO na hindi na global health emergency ang monkeypox, isang viral disease na dumapo sa halos 100 mga bansa. Unang idineklara ng WHO ang Public Health Emergency of International Concern na monkeypox noong Hulyo 2022. Sabi ng WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus na ang rekomendasyon ay mula sa Emergency Committee. Ito si Athena Balles, nagbabalita. Balik sa iyo, Christian. Samantala, ayon naman sa ulat ng MECO, mga Pinoy, ligtas daw sa gitna ng tensions sa pagitan ng Taiwan at China. Narito si Jivan Ramos para sa iba pang detalye. Inihayag ng Manila Economic and Culture Office o MECO na tinitingnan ng gobyerno ng Pilipinas ang kapakanan ng mga Pilipino na naninirahan sa Taiwan sa gitna ng tensyon sa kalapit na China. Tinitiyak umano ng National Police Agency ng Taiwan ang proteksyon ng mga Pilipino doon. Sinabi ng opisyal ng MECO na 90% ng mga pabrika sa Taiwan ay sineserbisyoan ng mga manggagawang Pilipino. Humigit kumulang 160,000 OFW ang nasa mga pabrika habang ang iba ay highly skilled teachers, magsasaka at manggagawa sa hospitality industry. Ito si Javan Ramos, nagbabalita. Balik sa iyo, Veronica. Para sa balitang lokal, binibining Talavera 2023 Coronation Night naging matagumpay. Para sa iba pang detalye, narito si Daniel Montejo.
Matagumpay na idinaos ang Grand Coronation Night ng Binibining Talavera 2023 noong Biyernes, Mayo 12, na ginanap sa Talavera Government Center, Barangay Dinarayat, Talavera, bilang bahagi ng pagdiriwang ng Linggo ng Magsasaka 2023. Mainit na suporta ang tinanggap ng 19 na opisyal na kandidata ng Binibining Talavera 2023. Ilan sa mga sikat na personalidad na dumating at nagpasaya sa pagtitipon ay sina MJ Lastimosa at Marco Gumabaw bilang mga hosts, Ian Veneracion, Eli Buendia, Budak Hel o sina Bugoy Drilon, Daryl Ong at Michael Pangilinan, Unique Salonga at Marco Rujo na siyang nagbigay ng dagdag kasiyahan sa mga manonood. Sa kabilang banda, kinoronahan bilang Binibining Talavera 2023 si Gisela Serrano mula sa Barangay Tabakaw, samantalang Binibining Talavera Culture and Heritage 2023 si Jenilyn May Reyes mula sa Barangay Bacaluan, Binibining Talavera Tourism 2023 si Mary Ann Ferrer mula sa Barangay Marcos District First Runner-Up at si Erlene Joy Bonifacio mula sa Barangay Burnay at Second Runner-Up naman si Noreen Cunanan mula sa Barangay Bantug. Ito si Daniel Montejo, nagbabalita. Balik sa iyo, Christian. Balitang lokal pa rin, Army Candidate Training Wing, formal nang sinimula. Narito sa Atina Bales para sa balita. Formal nang binuksan ng 7th Infantry Kaugnay Division sa ilalim ni Military General Andrew D. Costelli ang Candidate Soldier Course Classes 762 at 763, Candidate Training Wing o CTW, Infantry Orientation Course noong May 12, 2023 sa 7ID Grandstand, Fort Ramon, Magsaysay, Palayan City. Ang Vice Commander ng Philippine Army na si Military General Steve D. Crespilli ay nagsilbing guest of honor at speaker sa naturang okasyon. Hindi bababa sa 271 ang naitalang candidate soldiers, kung saan 28 sa kanila ang specially enlisted habang 243 naman ay nasa ilalim ng regular recruitment. Ang mga naturan ay nakatakdang sumailalim sa kanilang kinakailangang pagsasanay upang ganap na maging miyembro ng militar. Hinikayat ni PA Vice Commander Crespilo ang mga ito na patuloy na suportahan ng Armed Forces of the Philippines. Aniya, ang serbisyong militar ay isang marangal na trabaho na dapat parehong bukal sa loob ang pagmamahal sa mamamayan at sa bayan. Idinagdag pa nito na ang daan ay hindi madali, ngunit ang katuparan ay walang kapantay. Ito si Athena Bales, nagbabalita. Balik sa iyo, Veronica. Tatlong illegal gamblers timbog sa General Tino. Narito si Alana Soriano para sa balita. Nahuli ng General Tino Police Station ng tatlong illegal gamblers sa isinagawang anti-illegal gambling operation. Ayon sa ulat, huli sa aktong nagtotong its ang tatlo. Nakumpiska ang bet money na nagkakahalagang 830 pesos at ang ginamit na baraha. Agad namang dinala ang mga suspect sa police station para sa wastong disposisyon. Ito si Alana Soriano, nagbabalita. Balik sa iyo, Chris. Balik sa iyo, Veronica. Para sa balitang pampalakasan, Suns head coach Monty Williams sinibak. Narito si Jevan Ramos para sa balita. Sinibak ng Phoenix Suns ang head coach na si Monty Williams matapos ang apat na season. Nagdesisyon ang bagong may-ari na si Matt Ishba natanggalin si Williams matapos malaglag ang Suns sa Denver Nuggets sa 6 na laro sa Western Conference Semifinals. Napaabot ni Williams ang Suns sa NBA Finals noong 2021 ngunit natalo sila sa Milwaukee Bucks. Ngayon season, maraming nag-aakala na makakaabot sa Finals ang Suns matapos nilang ipamigay ang karamihan ng kanilang player para kay Kevin Durant. Ito si Javon Ramos, nagbabalita. Balik sa iyo, Christian. Ja Morant sinuspindi ng Grizzlies dahil sa muling pagpapakita ng baril sa Instagram Live. Narito si Daniel Montejo para sa balita. Sinuspindi ng Memphis Grizzlies ang lahat ng team activities ni Ja Morant dahil nakita na naman itong naglabas ng baril sa Instagram Live. Ang hakbang na ginawa ng koponan ay matapos niyang ulitin ng pagkakamali habang nakasakay sa passenger seat ng isang kotse at kumakanta ng isang rap song. Nakarating na rin sa NBA ang ginawa ni Morant.
Matatanda ang noong Marso, sinuspinde ng walong laro ng NBA si Morant dahil sa kumalat niyang larawan habang sinasayawan ng isang babae sa isang club at paglalabas ng baril habang siya ay naka-Instagram live. Ito si Daniel Montejo, nagbabalita. Balik sa iyo, Veronica. Boston pasok na sa Eastern Finals matapos muling tambakan ng Sixers sa Game 7 Conference Finals. Narito si Athena Palace para sa balita. Muling papasok sa Conference Finals ang Eastern Conference ang defending champion na Boston Celtics matapos nilang tambakan ng Philadelphia 76ers sa huling nilang paghaharap. Nagtapos ang laban sa score na 112-88. Mistulang binuhat ni Boston forward Jason Tatum ang buong Celtics team sa kanyang 51 points and 13 rebounds double-double performance. Ito na ang playoffs career high ni Tatum. Dagdag rin ng 25 ang kanyang katandem na si Jaylen Brown. Ang puntos ng dalawa ay halos sumapat na para patuubin ang kabuuang puntos ng 76ers. Ito si Athena Balas, nagbabalita. Balik sa iyo, Christian. Para sa showbiz chika, PBB host at ex-housemates, emotional sa pagwawasak ng bahay ni Kuya. Narito si Alana Soriano para sa balita. Nagbigay ng reaksyon at komento ang Pinoy Big Brother hosts at dating housemate sa update ni Director Laurenti Jogi na binabaklas ng ilang bahagi ng PBB house noong May 13. Ayon kay Jogi, na-demolish na ang bahagi ng PBB house kung saan nagsilbi itong opisina, control room, pantry at dressing room ng mga host, staff at crew. Naging practical lamang daw ang hakbang na ito dahil nag-expired na ang kontrata sa lupa ng naturang bahay ni Kuya. Very nostalgic kay Direk Loren ang naturang bahagi ng PBB house kung saan din nabuo ang Pinoy Dream Academy kung saan nakilala sina Yeng Constantino at Bugoy Drilon. Naging emotional naman ang mga naging host at ex-housemate ng PBB gaya ni Melay Cantiveros, Enchong D, Bianca Gonzalez at iba pang ex-housemates na pinasok na rin ang mundo ng showbiz. Nagbabalak naman magsadya roon sina Bianca, Enchong, Justin Dizon at Maymay Entrata. Ito si Alana Soriano, nagbabalita. Balik sa iyo, Veronica. Sarah Geronimo nagpasalamat sa mga taong nakatulong sa 20th anniversary concert. Para sa Showbiz Chica, narito si Athena Balas. Nagpasalamat si popstar royalty Sarah Geronimo sa mga taong tumulong sa kanya upang matagumpay na maisakatuparan ang kanyang sold-out 20th anniversary concert na ginanap noong Biyernes, May 12 sa Smart Araneta Coliseum sa Cubao, Quezon City. Una na sa listahan ng co-director niyang si Paolo Valenciano, anak ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano at Angeli Pangilinan. Co-director dahil isa rin si Sarah sa nagsilbing hands-on sa kanyang concert. Sumunod niyang pinasalamatan ng buong production team, gayon din ang banda na naging instrumento sa kanyang magagandang musika sa pangunguna ni Louis Ocampo. Binanggit din niya ang backup singers at dance choreographers na mas nagbigay buhay sa produksyon. Pinasalamatan din ni Sarah ang kanyang special guests at isa na nga rito ang kanyang nanay-nanayan sa showbiz na si Asia's songbird, Regine Velasquez Alcasi. Binanggit din niya ang talent manager at may-ari ng Viva na si Vic Del Rosario. Ito si Athena Balas, nagbabalita. Balik sa iyo, Christian. Gigi Delana, kabandla na aksidente habang papunta sa isang event sa Ilocos Norte. Narito si Alan Soriano para sa balita. Naaksidente sa kalsada habang lulan ng kotse ang singer na si Gigi Delana at ang mga kabanda sa Gigi Vibes habang nasa La Union patungong Ilocos Norte upang dumalo sa isang event. Mababasa sa Facebook post ang opisyal na pahayag hinggil sa mga nangyari. Kalakip ng FB post ang ilang mga litrato kung saan kitang-kitang wasak na wasak ang unahan ng kotseng sinasakyan ni na Gigi at ang mga kabanda. Sa isa pang Facebook post, sinabi ni Gigi na muli silang babalik sa Ilocos Norte at babawi sa mga susunod na araw. Nagbigay na rin sila ng advisory na kansilado ng kanilang gig sa Talavera, Nueva Ecija. Ito si Alana Soriano, nagbabalita. Balik sa iyo, Veronica. At yan ang mga nagbabagang balita sa araw na ito.
Para sa mga nakasama namin dito sa CAB TV Studio, maraming salamat po. Muli, samahan niyo kami bukas ng alas 12 hanggang alas 12:30 ng tanghali. Ako si Veronica Pataksil. At ako naman si Christian Palyurina. At ito ang Pasada Balita.